Yo, what is up guys? So, ayan na, may pangatlong update video na tayo din, no? And, yun, sa mga hindi pa rin naniniwala na hindi matutuloy yung, hindi totoo yung game na ginagawa. So, may nilabas sila na statement. And, sa mga nagsasabi na scam daw, may inano din sila doon. So, titingnan natin at basahin natin kung ano man yun, di ba? So, ito na yung pangatlong video na nilabas natin, guys. So, ayun na. Sa, galing to sa Discord ni, ng... Ano, di ba? Ng Rust Revival. So, sa mga hindi nakakaalam is may developer na gumagawa siya ng Rust ulit. And sa ngayon is nagmo-model na sila ng mga sa mapa ng... sa maps, in-game, tsaka mga model ng characters. And madaming naniniwala na mababalik yung game. Tas madami din yung mga hindi or mga skeptical sila, no? So, kagaya ni Jason Gaming, medyo skeptical siya kung legit ba talaga to or hindi. So, may ano siya. Sabi niya sa video niya is may 90% skeptical siya. Tapos 10% na naniniwalang mababalik yung game. So, para sa akin naman is nasa mga 70-30, 80-20. Parang mga ganun-ganun. 80 na parang hindi or 70. Tapos the rest is parang hopeful ako. So, naniniwala ako na mabalik nila to. And sa mga ano dyan na nagsasabi na scam lang to or manghihingi lang sila ng pera, so naglabas sila ng statement. So ito yung sinabi nila: I would like to address any rumors. We are not affiliated with NetEase in any way, so wala silang connection sa NetEase. We're just fans of the game who love it so much we want to bring it back. First of all, we are not asking for money, so hindi sila nanghihingi. Kung sino man nanghihingi ng donation sa inyo, so huwag kayo maniwala, guys. Huwag kayo magbigay. So, antayin na lang nalalabas yung game kung may mailabas man sila. So, doon natin makikita kung legit ba talaga, no? We're spending our own money on the development of this game. I understand you guys are skeptical. That is okay. So, ganun. Basahin nyo lang to lahat-lahat, no? And huwag lang natin silang i-bash or ano man. So, neutral lang tayo dito, di ba? Titingnan natin yung mga updates nila. Andito naman ako sa Discord nila. Nakaabang lang ako kung ano yung mga updates nila. So, papakita natin yung mga recently na na-post nila. Ito, di ko pa ito nakita eh. Ito, may layout na sila ng parang warehouse. Yung Asta. Ito yun, di ba? Yung Asta La Vista. And ito. Sa loob ng Blue House. Then, this. Dun sa may Rust Bay na mga buildings, yung tatlo ba to? Ayan, wala pang texture. So, ito yung pinaka-recent na pinost nila is ito. Yung overhead na view ng Bitter Lake tsaka ng Echo Valley. Yan, di ba? Kitang-kita. Tapos dito yung high ground na building, gas station. Dito yung Blue House. Tapos dito may bridge patawid papuntang Bitter Lake. So ayun na nga, may mga texture na silang nilagay. And ano daw muna, di sila maglalagay ng ito. No train tracks, di ba? Dahil sa last na ano, may train tracks yung huling mapa natin kasi nilagyan nila ng train na putyo-putyo naman yung train na yun. Dahil mga 2017, 2018 na map lang to. No bots, only players. PC will come first, then mobile. At di ba? This Discord server is your number one place for news. So, andito ako ngayon sa Discord nila. Nag-aantay lang ako ng mga updates. So, pag may nakita ako, gagawa natin ng video para malaman nyo din kung wala kayong Discord, ganun. Then, abangan lang natin kung ano mga future plans sila or any balita tungkol sa remake na to. And huli is ito yung pinaka-recent na post nila. So, ito na. May nagawa na silang lobby. So, ayan na. May pangalan pa ng dev si Ricardo. So, ayan. Andyan na siya level.
Level 1000 siya, guys. Pero ayan, no, may PP19 na, may skin na, kompleto na. Yung kulang na lang dito is yung sa may store. Ano pa ba? Dito yung start, yung fire timba, yung mapa dito sa baba, yung chat box, yung world chat dito. Dito din yung ibang yung top up, yung promos. Then ano pa ba? Yung dito, yung golds ba yun dito or dito sa kabila? Diamonds. Yun, di ba? Dinadahan-dahan lang nila eh. Kasi mahirap din naman mag-code or mag-program na isang laro. So, wait lang natin. Then, isa pa pala is yung server. Kung paano nila ipaparan yung server na to or yung gagastusin nila sa pagpatakbo ng server kung matuloy man talaga is paano yun. Hindi natin alam kung anong plano nila. Tingnan natin kung saan haantong itong ginagawa nilang Ross Revival or Remake. Ayan na, Ross Revival, di ba? So, wait lang natin. Ayan, an early look at the Ross Revival lobby. So, ang dami agad nagre-react nung pagkapos na ito. Ang dami ng tao ata sa Discord ngayon. So, wait lang natin kung ano yung mga next plans na ito. Kayo ba, guys? Naniniwala ba kayo? Ilang percent yung paniniwala nyo na lalabas talaga tong game na to? Or matutuloy talaga yung Ross Revival, di ba? Kasi isa sa issues nito neto is yung ano eh, yung copyright issue. Di natin alam kung may magka-copyright ba si Ross or si NetEase sa game na to kasi kinuha talaga yung game, di ba? Kinaya talaga. So, di natin alam kung anong mangyayari. Wait na lang. Yung time will tell na lang talaga kung anong future ng game na to or ng development na to, guys. Kayo, ano masasabi nyo? Excited ba kayo or hindi? Or hopeful kayo? Kung about naman dun sa mga naghihingi ng donations, kung meron man sa inyo, huwag kayo maniwala agad. Sa sariling pera naman nila yung ginagastos dito. So yun lang, guys, quick update and thank you, peace out. Sa next update naman. Bye.